Hi guys! So, for this video, ipakita ko naman sa inyo yung ating High Kappa 5.1 na Dragon. Okay. So, ang High Kappa 5.5 Dragon, naka-fiber optic na yung kanyang front sight. So, dahil kasi sa design ng kanyang slide, kaya siya tinawag na Dragon. Dahil pag nag-slide siya, ganyan. Okay, so itong part na to, naiiwan. Parang half lang, almost half lang ng slide niya ang mag-blowback. Okay, so ganyan siya. Yung iba, nagtatanong, paano ba daw tatanggal yung slide? Kasi nga, hindi siya same ng mga Type R or Type K na buo yung slide niya. So, pag yung ganitong High Kappa Dragon, kailangan guys, tanggalin muna natin yung part na to. Okay, so, sa ilalim, meron siyang allen. So, try natin. Buti lang natin to guys, para matanggal natin yung slide sa harap. Okay. So, pag natanggal na natin yan, slide lang natin siya. So, yun. Natanggal na natin yung nasa harap. So, pag natanggal na natin yan, pwede na natin gawin yung basic na pagtanggal ng slide lock. So, di ba? Una, itatapat lang natin tong pin dyan. So, pag natapat na natin yan, eto, pupush lang natin to. Okay, so tapat natin yan. Push natin yun. So, aangat na to. Pwede na natin siyang tanggalin. Okay. Then, slide na natin siya paharap. So, ganun guys. Ganun lang tanggalin yung slide ng High Kappa Dragon. Okay, so pagbabalik natin, ganun din. Slide yan. Balik yung pin. Itatapat doon. And push. Okay. So, syempre, babalik din natin itong harap na slide. Ibabalik din natin yung screw. So, kailangan medyo higpitan lang natin ng konti para lang hindi lang siya matanggal kahit na mag-blowback siya. Okay. So, ganyan. And for the newbie guys, kasi mayroon akong nakuha na message last time na bakit daw niluluha yung bala. So guys, kasi ganito yan. Kaya natin laging sinasabi na always check natin guys yung chamber. Yung chamber, yung bala, kung merong balang naka-stack doon sa barrel. So always check yung chamber. So pag meron kang nakitang BB na nakabara dyan, kailangan mong tanggalin yun. Okay? So, sisilipin mo lang naman guys eh, makikita mo naman kung merong balang nakabara. Kasi, pag merong balang nakabara dyan, tapos nag-reload ka ulit, yung balang nakabara, iluluwa niya lang. Iluluwa niya. So, ganito yan guys. So, yun. Pag yan, di ba dahil sa nireload ko siya, may naiwan na bala sa loob. May balang naiwan sa chamber. Ngayon, kunwari, hindi ko siya chinek. Tapos, nag-load ako ulit ng panibago. Nag-slide ako ulit. So, another load yan. Lumalabas, dalawa na yung bala sa chamber niya. So, yung naunang bala, iluluwa niya yan.
So, yun guys. Kita mo, niluwa niya yung bala. Kasi nga, may nakistock na BB doon sa loob ng barrel niya. So, kaya lagi natin iti-check na clear yung chamber natin. So, para lang yun sa mga newbies, kasi yung mga iba naman, alam naman nila na kaya nangyayari yun, is ganun. So, for newbies guys, so, lagi nyo iti-check yung chamber nyo para hindi kayo nagugulat na, bakit merong niluwa na bala? Yung pala kasi, doble na sila. Okay, so, niluwa na ni Haikapa Dragon yung isang BB. Test fire natin guys. Yun yung ating target. Always trigger finger out for safety lang. Siyempre, always practice tayo ng ganyan. Diba? Para in future na humamak tayo ng tunay, alam na natin yung tamang pag-handle. So, ito yung kanyang switch for safety. So, patong natin yung thumb dyan para maiwasan lang natin maapyan. Dahil sa vibration ng recoil niya or masagi ng kamay natin. So, dyan tayo hahawak. And fire. Okay, so, pag nag-side lock siya guys, ganyan, half lang. Okay, so, release magazine for the safety. And down lang natin to. And hammer down. Okay, so yun guys, sana para sa mga newbie nakatulong yun na kung bakit nagtataka na niluluwa yung ating BBs. Okay, so thank you so much. Bye-bye.